Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million, there's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. At least, if Germany had Hitler, the Philippines would have, but, you know, my victims, I would like to be all criminals to finish the problem of my country. Mala Adolf Hitler kung tawagin noon ang kanyang mga kritiko sa loob at labas ng bansa, si Pangulong Duterte na nagbitiw ng pahayag tungkol sa mga Jewish Holocaust victims. Si Hitler ang pinuno ng Nazi Party at naging diktador ng bansang Germany na nakilala dahil sa pagmasaker ng milyon-milyong Hudyo sa tinatawag na Holocaust. Inalmahan ng Pangulo ang pagkukumparang ito pero nagsorry siya kalaunan sa mga Hudyo. Ang isyong ito muling naungkat sa pagbisita sa Israel ni Pangulong Duterte. Siya pa naman ang kauna-unahang presidente ng ating bansa na magpupunta sa binansagang Promised Land. Kabilang sa mga tumutuligsa sa pagbisita ni Duterte sa Israel ang isang editorial ng The Times of Israel na sinabi pang wala raw lugar ang Pangulo sa kanilang bansa. Bukod sa Holocaust comment, makailang beses ding binatiko si Pangulong Duterte at tinawag pang estupido ang Diyos. Bago pa man ang batiko sa Pangulo, may maganda ng ugnayan ng Pilipinas at Israel. Ang Pilipinas ang natatanging Asian country na sumuporta noon sa pagbuo ng State of Israel. Kabilang ang ating bansa sa mahigit 30 bansa na pumabor sa UN General Assembly Resolution 181 para mabuo ang State of Israel noong November 1947. May 14 ding major bilateral agreement sa pagitan ng Pilipinas at Israel at kabilang dito ang pagtanggal ng transit at visitors visa. Ian Cruz, GMA News.